Magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Ayan, good blessed evening po. Bumabati po kami ng mapagpalang gabi. Ayan, sa inyong, sabi nga, mapagpalang gabi sa inyong atanan. Maayong gabi sa buhay po ng bawat isa na naka-online, naka-tune in po ngayong gabi. Ayan, bumabati po kami ng mapagpalang gabi kay Ate Tess Ondot. Ayan. Kati Jane Francisco Idio, ko Ate Russell, kuya na naman, ito, kuya na naman, Ate Russell Iglesia, ayan, magandang gabi din Ate Via. Okay, so paki-comment nga po kung nasan po kayo ngayon, anong location nyo, saan po kayo nang gagaling, ayan, galing po ba kayong from the Philippines, you're watching from the Philippines, are you watching from Karama, are you watching from Al-Ain, Riga? Kindly comment at the box below ang inyong mga lokasyon. Ayan, ngayong gabi po ay ating Bible study for this night. At it's a privilege po na makasama ko po kayo ngayong gabi again. Ayan, so araw-araw po tayo magkakasama. So, nakakatuwa ang Lord dahil sabi nga nila ay ngayon po ay Tuesday. So, iba po sa atin siguro ay galing pang mga opisina, di ba? Yung iba ay nagtatrabaho pa, pauwi pa lamang. Ngayon po ay 7:55 or 8 o'clock ng gabi. Ayan, sa Pilipinas po ay alas 12 na po ng umaga. Ayan, so mapagpalang gabi din. Ayan, Ate Antoinette from Alnada City, Sharjah. Wow, so somebody is watching from Alnada, Sharjah ngayong gabi. So from Sharjah. Ayan, Maidan South Villa. Wow, from Horlands. Ayan, Margaret Ramos Brihino, Makati, Philippines. Wow naman, nakakatuwa naman ang Lord. So worldwide pala ito ang ating gawain ngayong gabi. So someone is watching from the Philippines ngayong gabi. Yeah, magandang umaga po dyan sa inyo sa Pilipinas. Ate Razel Iglesia yan from Horlands. Ano po ang Horlands? Horlands. Saan po malapit iyon? Yan. Para naman ako ay hindi pamilyar doon sa lugar na iyon, Pastor Roel. Horlands. Sapo. Murakabat. Marapit sa Dera Clock Tower. And then. Gate 3, malapit sa Gate 3. Airport. Wow. Nakakatuwa naman Ate Russell Iglesia. 'Yon. So, ngayong gabi ay ating pong Bible study. Yan. Sige po, kindly tag those people at the comment box if you want somebody to hear what God says for tonight, or you want to reach out other people by the word, the power of the word of God ngayong gabi. Ayan, gusto mong sharean. Ayan, gusto mong kindly share this live broadcast po. Ayan, para tayo po ay magkaroon. Ayan, pa at yung iba pa na magkakaroon pa ng feeding ng Panginoon sa kanilang mga buhay. You never know kung sino ang nare-reach mo, kapatid. Kaya pakishare po ng ating live broadcast ngayon for tonight. Dahil sabi nga ay the best ang gagawin ngayon ng Lord for this night. So ngayon pong gabi ay hindi napakakatagalin pa. Ayan, I will give, yan, sabi dito, blessed evening, Pastora, Dubai Airport Free Zone. In Jesus' name, amen. Wow, praise God. Someone is watching from Dapsa. Wow, kakatuwa naman ang Lord. Okay. Sige po, kindly share it. Pwede po sa inyong mga kaibigan, katrabaho. Ayan, Meljus de Chavez is also watching with us. With Ava and Avi and Junior. Yun. Yes, just that Chavez is also watching with us. So, magandang gabi po sa inyo. Ayan. So, kaka-excite ang Lord. So, hindi na natin pakakatagalin pa. Ayan, sino pa po ba? Baka meron pa. Venus Valientes is also watching. Yan, sige po. Ping Delso. Sige. Hindi po nalabas dito.
Fe Corpus, Vanji Ferranda Zambrano, Gladys Pastolero, ayan. Edgar Garcia, sige, I will call those people. Ate Josephine J, Bernardo Camara, Kuya Renan Camara, Carl Cuevas. Wow, kakatuwa naman ang Lord. Yan. Nora Rosel Soriano, who is watching from the Philippines. Blessed evening din po sa inyo. Yan, nakakatuwa naman. Ate Faith, good evening from International City, UAE. Wow, praise God. So, nakakatuwa naman ang Panginoon. Nakakatuwa, nakaka-bless ang Lord. Sige po, kindly comment at the box below kung tiga saan, kung meron po ba kayong patotoo, meron po ba kayong gustong ibalik ng lahat ng papuri, praises and adoration and thanksgiving kay Lord ngayong gabi. Excited ka kasi may gusto kang i-share. Kapatid, i-share mo na yan sa ating comment box. Hashtag, share mo na yan. Ayan, diba? Hashtag, share mo na yan. Your testimony, kung meron man ginawa sa iyo ang Panginoon for the past few days. Hindi mo maantay ang Friday. Yan, kasi Friday service po tayo sa Biyernes. Gusto mo magpasalamat kay Lord ngayon? Ayan, sige po. Kindly comment at the box below. Open po ang ating comment box. Ayan, pwede rin po kayo mag-send sa ating Facebook page. We are accepting your testimonies, your prayer requests. Kapatid, kung meron kang prayer request ngayong gabi, meron kang gustong idulog sa Panginoon. Ayan, so handa po kami. Our team, Intercessors Ministry, Intercessors Team, ay handang tumanggap ng inyong mga testimony and even your prayer request. Ayan, and even Pastor July, Pastor Ruel, and even me. Ayan po, handa po kaming tumanggap. Wow! Ate Ping is also watching with us. Yan, napaka maganda gabi po sa inyong lahat. Yan, Ate Sheila, blessed evening din po sa inyo. Wow, nakaka-bless naman. Yung, nakakatuwa naman na Lord. Sige, kindly comment po ang inyong location. Ulitin po natin. Ano po ang location nyo ngayong gabi? Yan, hindi na po tayo maglalagay ng any kind of ano. Kindly comment at the box below ang inyong mga location or if you have any testimonies, if you have any prayer request. Yan, na gusto nyo pong idulog sa Panginoon ngayong gabi. Ayun, nakakatuwa naman ng Lord. So, tayo po ang magsisimula na. So, inaanyayahan po namin ang lahat. Tayo po'y tumayo at tayo po'y pumikit. So, maaring kapatid, ikaw ngayon ay nag-iisip, nagugulumihanan, or tuwang-tuwa ang puso mo ngayong gabi. Yan. So, just close your eyes and bow your heads, and we will pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we give you the highest praise, Lord God. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat. Kami, Panginoon, Lord God, we want, Lord, saliksikin mo ang puso ng buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Open our hearts, Lord God, our minds, our spiritual being, Panginoon, para matanggap yung salita mo ngayong gabi. We are declaring, Lord God, your direct, Lord God, power of the Holy Spirit, Lord God, be upon each and everybody of us, Panginoon. Let your two-edged sword, Panginoon, will manifest, Panginoon, ngayong gabi. At nagde-declare kami, Panginoon, we will be filled, Lord God, by your word. We will be filled, Lord God, by your word ngayong gabi in Jesus' name. And we are asking, Lord God, your heavenly touch, Lord God, and even the protection to fill each and every body of us who are watching, ang mga kasama namin, Panginoon, maging ang mga dadagdag pa, Panginoon, maging makakasama pa namin ngayong gabi. We're excited and we give the highest praise, the highest honor and worship and thanksgiving belongs to you, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige, palakpakan nga po natin si Lord. Ayong. Sige, yung the best clap of praise to the King of Kings, to the Lord of Lords ngayong gabi. Ayan. So, hindi na natin pakakatagalin pa. Nakakatuwa naman. Yung mga pangalan nyo po ay lumalabas sa aking screen. Pero kung hindi ko po kayo mababanggit, ayan, kindly just comment at the box below. Ulitin po natin
Comment at the box below para makita po natin. Kasi ang aking pong phone na hindi nakikita lahat. So, let's see. Sabi po dito, Doming Sushan Chai. Wow. Meron tayong... Meron, si Ate Nimpato po ay si Daoming Shu Shan Chai. Tari naman, no, paano Daoming Shu, di ba? Wala bang tayong Washelay dyan? O kaya, Nimpa Ramos. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ate Meiji Pacheco is also watching with us. Ayan, magandang gabi po. Yun. Ayan, Tina, Ate Tina Katangay is also watching with us. Ate Tina Sumpay is watching with us. Yan, Tess Undot. Yan. So, sige po. Keep on coming, keep on going, keep on moving. Yan, sabi nga, ngayong gabi. Sige, mag-declare nga tayo. This night is a night of God's Word. Ayan. So, ngayon pong gabi, ako man din ay excited. Yan. Sabi mo nga, I'm excited. Yon. Ngayon po ay nakaka-amaze ang Lord dahil binayaan po tayo, 'di ba? Magkakasama po tayo even if we are still in the middle of yung nag-online pa din tayo, magkakasama tayo. Ayan, nakakatuwa ang Panginoon dahil magkakasama tayo ngayong gabi. So, sabi po dito, hindi na natin pakakatagalin pa. Ayan, ang ating topic for this night ay sabi John ay true sacrifice. Ayan, kung makikita natin kanina, naka-hashtag po. Ayan, ulitin po natin ang hashtag for this night. Ilalagay ko po, ang hashtag for this night po ay hashtag true sacrifice. Ayan. So, actually po, I have few questions on my desk right now. Pero, ang gagawin po natin for this night, ayan, I just want you to meditate God's Word. And, habang pinagbubulay-bulayan po natin ang salitang ng Diyos ngayong gabi, ay isipin mo, ayan, alalahanin natin kung paano nga ba talaga nag-move or ano nga ba talaga yung totoong sakripisyo kung tawagin. Ayan. So for this night, we will define what is the word, yung true, yung word na sacrifice. Ano ba talaga yung totoong sacrifice? Ayan. What is the true sacrificial offering, kung tawagin. Pero for this night, we will define sacrifice. Sabi po dyan, we have a definition. Sabi dyan, an act of offering to a deity something precious. Yan. Mahalaga. Second, destruction or surrender of something for the sake of something else. Ulitin po natin. Number one, an act of offering to a deity something or something precious. Destruction, second, or surrender of something for the sake of something else. Ayan. Maring kapatid, nag-iisip ka ngayon, may nasakripisyo na ba ako sa buhay ko? Ayan, kapatid, matanong nga kita ngayong gabi. Have you ever been in a situation where as you sacrifice something? Yan, 'di ba sabi dito, something precious, 'di ba? Something important, diba? Something that is, sabi diyan, you are willing to surrender for the sake of something. Puro tayo yung something, 'di ba? Puro something. Pero have you been in a position where as nakapagsakripisyo ka na ba? Siguro marahil ngayon, oh, pastora, kaya nga po ko yung nandini sa UAE, di ba? Ako po yung nagsasakripisyo dito para sa aking, for the sake ng aking pamilya, for the sake ng aking nanay, for the sake ng aking mga kapatid, for the sake ng buhay, di ba? Sabi nga, pakikibaka. Pero ang tanong, what is the greatest sacrifice that we've had? Diba? Ano ba talaga yung totoong sakripisyo? Is there any context, or yung sabi nga, biblical context, meron po ba talaga tayong matatawag nating totoong sakripisyo? And for this night, hihimayin natin siya. Ayan, so we have, sabi dito,
Number one, hindi na natin pakakatagalin pa. Number one, we have to understand that there is a sacrifice because there is a need to be paid. Kanina, kung define natin yung word na sacrifice, kung bakit, kung ano ba yung ibig sabihin ng sakripisyo, ngayon, bakit nga ba, ano ba yung, bakit kailangan natin maintindihan? Sabi dyan, we have to understand that there is a sacrifice because there is a need to be paid. Merong kailangang bayaran. Siguro, Pastora, ano po iyon? Marahil tanong mo ngayon, meron, pagka ba kailangan, di ba sabi nga po eh, sa sanglaan, di ba? Marahil ikaw ay nakapagsangla na ng isang bagay, di ba? Pagka meron kang sinasangla, di ba? Or meron kang, sabi nga, may guarantor, di ba? O, papahiram ka. Meron ka kung kailangan bago ka makapaghiram, ay meron kang binibigay. Ayan. Pero dito, ngayong gabi, sabi dyan, there is a need to be paid. Ano nga ba talaga yung need na yun? Diba? Ano nga ba talaga yung, is there a need to be paid? Is there what we call need to be paid? So, sabi po dito in Romans chapter 6, verse 23, sabi dyan, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Marahil ito kapatid, yung iba po sa atin ay alam mo itong verse na ito. Take note of this one. Romans chapter 6 verse 23. Ito na po yung sinasabi nating need o kailangan. Sabi dyan, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Yan. So, ibig sabihin, Pastora, ayan. Ang ating yung palang need to be paid na sinasabi mo, in order for that, yung sakripisyo, ay kailangan maintindihan natin na may namatay para sa atin. Ayan. Marahil yung iba po sa atin ay, di ba, cliche na, parang ano na, paulit-ulit na. Parang ang sa iyo, yung context mo, yung paniniwala mo ng sakripisyo, oh, alam na natin, malapit, sabi nga, malapit na ang Christmas, di ka. Pero sometimes, have you ever felt that sometimes, marahil ikaw kapatid ay parang hindi ko maranasan talaga na, talaga nga ba talagang namatay si Kristo sa buhay ko? Ayan. Have you, merong mga pangyayari sa buhay natin na nare-realize na lang natin na minsan hindi nakakapagtanong na pala tayo kay Lord ng ganon. Na, diga, sabi nga po sa verse sa Psalms, diga, sabi niya, pagka tayo ang si Lord daw po ay pinako, 'di ba? Pinako para sa ating mga kasalanan. Sabi dyan, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kamatayan, ang kabayaran ng kanyang kamatayan ay, sabi ang kabayaran, sabi for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ni Kristo Jesus para sa atin, 'di ba? Ang buhay natin daw, 'di ba? Ang buhay ni Kristo ay napako siya para sa atin. So minsan dumarating sa buhay po natin, 'di ba? Nare-recalculate, mag-recalculate ka ng pangyayari ngayon, 'di ba? Sometimes you felt na talaga nga ba talagang buhay si Lord, 'di ba? Talaga nga ba talagang is Christ still living inside of us, in our lives, 'di ba? Dumarating sa punto na napapatanong ka kapatid na parang na, minsan nasisisi mo ang Panginoon kung talaga nga ba talagang buhay ka, di ba? Maaring ikaw ito, dumating ka sa point na talagang wala na, no turning back sa Panginoon. And na-question mo si Lord sa pangyari sa buhay mo isang beses, Lord, are you still God in my life? Bakit nangyayari yung mga bagay na to sa buhay ko, 'di ba? Pero ngayon kapatid, pinapaalala niya na ang buhay na walang hanggan, 'di ba? Kaya nga sinasabing buhay na walang hanggan. Nung pagkapako niya ay buhay na walang hanggan ang kapalit, eternal life. Sabi mo nga eternal life. Yan. Marahil eternal, 'di ba? Eternity. You are preparing your life for an eternal purpose or reason. Ayan. Ang buhay mo ngayon ay
yung ini-exhibit mo na buhay ngayon sa lupa na, kinababalutan mo or nilalakaran mo ngayon, kapatid, is an exercise for the word, yung tinatawag nating eternal life. Sabi mo nga, eternal life. Ayan. Sabi mo, ay, nakakapagod. Sabi mo, nakakapagod mag-worship, di ba? Minsan, napapagod kang mag-worship. Minsan, napapagod kang mag-pray. Minsan, napapagod kang mag-walk as a Christian. Napapagod ka sometimes. Pero sabi ng Lord diyan, eternal life. Kapatid, we have to understand that, sabi diyan, balikan natin, we have to understand that there is a sacrifice because there is a need to be paid. Binayaran na ni Kristo. Diba? Bayad ka na. Sabihin mo nga, bayad na ako. Diba? Kung hindi ikaw ang nagbayad, hindi ikaw, sabihin mo, siya ang nagbayad na yun para sa'yo. Diba? There, sabi, we have to understand that there is a sacrifice because there is a need to be paid. Bayad na. Bayad na yung pakiramdam mo na feeling mo na papagod ka minsan. Bayad na yung pakiramdam mo na feeling mo na ayok mo na. Bayad na yung lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon. Ibig sabihin, planado na ang lahat ng bagay. Sabihin mo nga, I am free. Yan. Or I am paid. Sorry, I am paid. Bayad na. Yun. Kasi, tayo po, pag dumadaan tayo sa pagsubok, may pinagdadaanan tayo, minsan nalilimutan na natin, di ba? Nalilimutan natin si Christ. Nalilimutan natin yung meron tayong authority, di ba? Meron tayong benefit. Meron tayong Kristo. And yung pagiging Kristo ni Lord sa buhay natin is kailangan ma-exhibit yun. Maintindihan natin that our lives, diba, in here on earth is just an example or is just an execution na mangyayari sa eternity, sa eternal life. Diba? So, second, hindi ko napapakahabain pa. So, second thing, sabi dyan ng Lord, there is a sacrifice because there must be a shedding of His blood. Eto na po. Dito po ako medyo magpo-focus kayong gabi. And this is what I will share more of ngayong gabi. So sabi po dito, balikan natin, I don't have any verse in there, pero samahan nyo ko in Hebrews chapter 10, verse 19 to 20. Ulitin ko po. Hebrews chapter 10, beginning verse 19 to 20. Kung kanina, kailangan mong maintindihan. Kailangan mong ma-understand. Ngayon, ang second point natin, sabi dyan, ulitin po natin. Second, there is a sacrifice because there must be a shedding of His blood. Yung totoong sacrifice is the equivalent of shedding of Christ's blood for us. Ito po yung malimit. Ito po yung maaring ikaw, narinig mo na. Pero ngayon, hihimayin natin for this night. Sabi dyan in Hebrews chapter 10, verse 19 to 20. Dito na po ako magpo-focus. 19. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. Verse 20. By His death, Jesus opened a new life and life giving way through the curtain into the most holy place. Ulitin ko po ito. Samahan niyo ako. Hebrews chapter 10, beginning verse 10, chapter 10, beginning verse 19 to 20. Ulitin po natin, 19. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. Verse 20, by His death, Jesus opened a new and life-giving way. Yan, ulitin natin ha. By His death, Jesus opened a new and life-giving way. Naniniwala ka ba? Kung kanina sabi,
There's a need to be paid. Ngayon, kapatid, sabi dyan, meron kang bagong buhay. Yan, ulitin natin, 20, by His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. Yung shedding of the blood na binabanggit sa atin ngayon, yung Lamb of God na binabanggit sa atin ngayon, which is si Jesus Christ, sinasabi dyan, He paved the way for our sins. Diba? Kanina, kung kanina ay binayaran, ngayon, i-clear niyan, Jesus opened a new and life-giving way. Kung tayo ay binayaran na, sabi nga, binayaran na ni Lord, sinuklian ka pa, diba? Binigay niya na, binayaran na ni Lord yung kasalanan mo, sinuklian ka pa, kasi binigay ni Lord yung sarili niyang anak para lang mamatay para sa atin. Diba? Kung isipin mo nga, it's really amazing kasi sa atin, sino ba tayo? Diba? Who are we? Ano ba yung pagiging who we are? Kumbaga parang sino ba tayo? Diba? Para pag-aksayahan ng Panginoon na ibigay yung sarili niyang anak para sa atin, sa iyo kapatid. Pero sinasabi dyan, alaan nyo, diba? And life-giving way through the curtain into the most holy place. Ulitin ko po yung verse. Hebrew chapter 10, verse 19 to 20. Take a note of this one. Yung benefit ng blood ni Jesus. Yung shedding of the blood, kung tawagin. Ngayong gabi, ito po yung itatakal natin more on. Kasi ito po yung gustong ibigay ni Lord for you. Sabi dyan, ano ba yung benefit ng shedding of the blood? Ano ba yung benefit na talaga yung second thing natin, yung shedding of the blood? Sabi dyan, the blood of Jesus opens the courtyard of His presence. Tayo po, bigyan ko po kayo ng konting background. Ang ating pong church, we believe in the power of the Holy Spirit. We believe that there is a three persona, which is the Father, the Holy Spirit, and Jesus. And under that, etong tatlong ito, sabi dyan, ang pinaka most important thing, we believe also doon sa blood ni Jesus, doon sa shedding ng blood. And this one, sabi dyan, malinaw na malinaw kanina, binigyan ka ng bagong buhay. Pastora, paano po? Ano ba ibig sabihin ng shedding of the blood? Kasi di ba pag nananalangin po ako, di ba, bless the food that we will eat by your, di ba, pag nananalangin po tayo, for example, sa food, maraling ikaw to, di ba, pinapanalangin mo ang pagkain gamit ang, sabi mo, Lord, bless the food that we will eat, di ba, cleanse it with your precious blood of Jesus Christ, in Jesus' name, amen. Minsan nababanggit natin yung word na, cleanse it by your blood, in Jesus' name, amen. Sa pananalangin natin. Pero we really don't know. Ano ba talaga ibig sabihin nun? So eto kapatid, sabi dyan, the blood of Jesus opens the courtyard to His presence. Etong ang blood ni Lord, eto it signifies yung tinatawag nating sanctification, yung shedding ng blood niya. It signifies yung pagkakalinis ng kasalanan natin. Hindi lamang niya binayaran, nilinis niya pa tayo, di ba? Kakatuwang Lord, nilinis niya tayo. Diba? Even if we are unholy, diba? God is holy, yung pagka-holy ng Diyos, binayaan niya tayo ng kanyang holiness. Sabihin mo nga, holiness. Diba? Siguro marahil ngayon, you are thinking of purity. Pero magkaiba ang purity at holiness, kapatid. Ang purity, ang kaibahan ng purity sa holiness is that yung benefit ng cross na binigay sa'yo ng Lord, hindi lang basta nilinis ka. Hindi lang basta physical, purified ka. Ang holiness is a spiritual implication that God cleanse you from your sin. Nilinis ka. Diba? Marahil ikaw nag-iisip ngayon, paano ka nagtatransform? Maari ikaw ngayon, nag-iisip ka ngayon kung paano nababago yung buhay mo na dati, minsan, di ba? Dati, ang buhay mo ganito. Pero ngayon, nung nakakakilala kay Lord, ganito ka na. Nababago. Di ba? Some of us are searching. Maari ikaw ito. Naka-online ka ngayon, nakikinig ka.
You are a new viewer. Naghahanap ka, yeah? Naghahanap ka kung paano ba, ano bang gagawin ko? Paano ba mababago yung buhay ko, di ba? Paano ba ako magsisimula ulit? Paano ba ako mag-move on? Paano ko ba ma-feel, mararamdaman ulit yung word na love or yung pagmamahal ng Lord, di ba? Di po. Yan, baka ma-itcha ko po 'yan. Di ba? Paano ba? How? Di ba? Kung tayo nga, sabi nga sa Gen Z or yung generation natin ngayon, di ba? Nauuso po yung how to be you po. Di ba? Have you ever questioned God like this one? Lord, how to be you po? Paano ba maging katulad mo? Di ba? It pops into my mind lately. Lord, how to be you po? Paano ka ba? How to be like you? How to be Christ-like? How to be like Jesus? How to move? How to pray? How to teach? Diba? How to move? How to spread? Diba? Paano? I want na Lord, pag makikita nila ako, ikaw yung nakikita nila sa buhay ko. They can see Jesus through my life. Have you ever thought on that, kapatid? Na pag pumasok ka sa opisina mo, iba yung mapapansin nila sa'yo. Wow. Diba? Pagka pumasok ka, pag umupo ka na sa desk mo, nilapag mo na yung gamit mo, o kaya pag maririnig lang ng ibang tao yung pangalan mo, how they will appreciate you. How they will think about you. How they will recognize you. Are you still being Christ-like? Yun ang tanong. Si Lord pa din ba ang nakikita? Di ba? Ako man din po ay hindi exempted, lahat tayo. Dumarating sa punto na minsan napapako natin, di natin namamalay, napapako natin again si Lord. Nawawala yung word na sacrifice. Nawawala yung word yung shedding of the blood. Nawawala yung word na blood of Christ sa buhay natin. Why? Because minsan, especially us, especially you, kapatid. Especially me. Especially all of us. Lahat po tayo. Hindi ako, ako po kasama din. Ay, minsan, di ba? Hindi, huwag na natin sabihin lagi. Diba? We are innate human. Sabi mo nga eh, sabi, marahil masasabi mo ay, Pastora, ang hirap eh. Di ba? Mahirap. Tao pa rin naman eh. Kumbaga, konti lang, minsan, baka pwedeng minsan malakas ako spiritually. Minsan, mahina ako spiritually. Kapatid, this generation requires on-fire leaders. This generation requires online workers. Sabi nga nila, ang mundong kinagagaluan po natin ngayon, sabi nga, I've heard one of a Gen Z pastor who preach. Sinabi niya na ang generation daw po natin ngayon, kung sa J1 po actually, ang ating bishop, we have may movement po tayo na nabanggit ang bishop natin, I think last 2 years ago. And even sa ating pong mga gathering sa Philippines. So, nabanggit po nila na we are moving in an old saints movement. Pag sinabi nating old saints movement, ito yung discipleship movement, kung tawagin. But, etong generation daw po natin kinagagalawan ngayon, marahil ikaw ito, marahil ikaw ay kabataan, marahil ikaw ay may mga kaibigan or anak, di ba, ng mga Gen Z. This Gen Z preacher, this Gen Z pastor told the congregation or even us, yung mga nanood or napakinig or nakarinig, na sinabi niya, ang generation daw po natin, we have to really adapt, di ba? But, hindi tayo dapat, ulitin ko po ha, we can adjust, we can adapt, we can try new ways. Kasi ang ating pong generation ngayon, ang mga bata ngayon, laging cellphone, di ba? Laging online, laging games, di ba? May mga Mobile Legends, may mga PUBG.
Hindi natin mapipili yung generation na kinagagalawan natin ngayon. Not because yun yung uso, but because yung movement na kinagagalawan po natin this time ay hindi natin mapipili. At mismo hindi natin magagawa talaga na ito kasi yung gusto ko eh. Diba? Nope. We have to adjust. Kung ang ating po mga services ay online, we have to really wake up early. We have to really fix ourselves. We have to worship like we are in a public church or in a Friday service. Diba? You can stand. You can fix your sala to be like, you know, you're worshiping in a real church. We are adapting unti-unti. Sabihin mo nga, I can adapt. I can adjust. Actually po, it's a big challenge for us. It's a big challenge for us kasi we are in a new movement. And sabi nga nila, yung mga apostolic natin, di ba, we have apostolic movement. Yan, marahil ikaw ay naririnig mo na ito, kapatid. Or may iba-iba tayong movement. Ang church, actually po, J1, from kung sa atin, meron tayo, nag-start tayo, di ba, merong mga charismatic, yung mga nag-worship na iba-ibang style, di ba? Ang mga binabanggit ko po, ito po yung mga church, ito po yung mga movement. Different movements ng churches. We have charismatic, di ba? Yung parang, yung mga maririnig mo talaga as in radical, mag-praise and worship, di ba? Yung dyan na uso yung kantang sa charismatic po ay, ano nga po ba yun? Yung magsasayaw, di ba? Yung visually nakikita mo talagang nag-hallelujah, praise the Lord, di ba? On fire na mag-praise and worship. Those are the times. Charismatic movement po yun. Meron naman mga planting ng churches, which is apostolic movement. Meron naman din po, lastly, is, yun nga po, yung pinaka-recent, yun yung old saints movement, kung tawagin, which is, we have different churches like Victory, di ba, na nagmo-move sa discipleship. We have JA1 na nagmo-move sa discipleship. We have a few other mega churches, di ba? So tayo po, sabihin mo nga, isa pa ulit, I can adapt. Ayan. So, yung, dito po ako magtatapos, sabi dyan, we have, it opens the courtyard, the blood of Jesus opens the courtyard to His presence. Diba? We can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. I just want na, ito po ngayong gabi, I don't know, maaring ikaw ay nililid ka ni Lord mag-pray, maaring nililid ka ni Lord this past few days na mag-fast, maaring nililid ka ni Lord na mag-worship sa Kanya, diba? There are different ways. Actually, to honor God, to praise and worship, to enter, di ba? Yung holy presence ng Lord sa buhay mo. Pero kapatid, sabi dito, we have to keep our hearts fully trusting on Him. Ulitin ko po ito, in Hebrews chapter 10, verse 22, dito na po ako magtatapos. Sabi dyan, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. Ito pong Hebrews chapter 10, basahin niyo po ito mamaya. Pero ito pong iwan ko, Hebrews chapter 10, verse 22. Sabi dyan, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him, for our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood. Ayan, to make us clean and our bodies have been washed with pure water. So, yung una po, just to recap, ang ating pong sa mga kaka-online, kaka-tune in lamang po ang ating pong topic for this night is true sacrifice. And nabanggit po natin ang definition ng sacrifice. Nagbigay po tayo ng number one na kailangan nating intindihin when it comes yung masasabi natin yung word na true sacrifice. Ano nga ba talaga ang true sacrifice? We have defined that Jesus is the ultimate sacrifice. And yung pinaka number one po natin dyan, we have to understand that there is a sacrifice because there is a need to be paid. Meron kailangan bayaran, di ba? And we've tackled that
bayad na ang lahat. Diba? Bayad na. Kasi binayaran na ni Lord. Diba? We've tackled about Romans chapter 6 verse 23. And then the last, yung second, there is a sacrifice because there is a shedding of the blood. Ito yung tinatawag, yung binigay po natin na verse yan ay Hebrews chapter 10, beginning verse 19 up to 22. Ayan. Sabi dyan, dito po ako magtatapos. Hebrews chapter 10 verse 22. Let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him, for our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Yung relasyon mo sa Panginoon, diga, tayo po ay nakatanggap na sa Kanya. Diba? Tayo ay binayaran Niya na. Kulang digay, sabi nga, bayad na tayo. Bukod sa binayaran na ang ating mga kasalanan, di ba? But yung second one, sabi dyan, we have to understand yung shedding of the blood. We have to sincerely put our hearts toward to Christ, to God alone. Sabi dyan, let us go keeping our hearts fully trusting Him with sincere hearts. Dito na po ako magtatapos. We have to really be vigilant sa laman ng ating puso. Pag sinabi nating vigilant ay kapatid ay kailangan ay masigasig yung pagiging masigasig. Alamin ang puso. We have to keep our hearts fully trusting on Him. Kapatid, ano ba ang iyong estado ng iyong puso ngayon? Diba? Still sincere? Is it still sincere? Sincere? Is there any sincere kind of heart within your heart right now? And then sabi dito, let us not go back. We have to keep on trusting Him and stop sinning. The moment na binayaran na ang ating mga kasalanan, kapatid, surely, di ba, sabi nga nila, repentance, di ba? We can repent. Pero actually, ang lahat po ng nagagawa natin, ang lahat ng action na nagagawa natin, there is always consequences through our actions. Maaring magsusorry ka kay Lord, hihingi ka ng tawad kay Lord, magre-repent ka kay Lord. There is surely always repentance, kapatid. Merong doong pagsuko, meron doong talagang kailangan mong humingi ng tawad. Andun tayo kasi merong blood of Christ. Pero kapatid, don't ever use the excuse na ang Lord ay nagsakripisyo para sa iyo, para lang paulit-ulitin mo ang dapat mong talikuran na pinapatalikuran ng Lord sa iyo. Maaring ikaw ay nag-iisip ngayon, o kaya ikaw iyon na nababanggit ko, I don't know your situation. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na kailangan mong isuko sa Kanya, di ba? I don't know if you have a certain people, certain circumstances, situation, bagay, diba, that still holds you to surrender fully your life to the Lord. Hindi ko alam kung ano ba talaga, decision, diba, pera, o trabaho, tao, we don't know, I don't know. Kapatid, sabi dyan, we have to keep our hearts sincere towards to God. At yung mga bagay, yung true, yung talagang kung totoong naintindihan natin yung totoong sakripisyo ng Lord para sa atin, dapat alam na natin yung mga bagay na kailangan mong i-let go. Alam mo na dapat iyon. Kasi, di guys, sabi po, the Holy Spirit urges us to live with holiness, diba? To live with purity in our hearts. Alam mo yun. Alam natin yun. Alam natin yung mga bagay na mga, sabi mo yung, Pastor, maliit lang naman yun. Kay Lord, diga, tayo ngayon maliit eh. Sa totoo lamang po, baka sa end times, pag nakita natin ng Lord, hindi natin matignan ng sobra-sobra. Sobrang kung gaano tayo kaliit. Diba? Kung ang
ang magiging dahilan mo eh, Pastor, ang liit lang nung kasalanan na yun, di naman kita yun eh. Diba? Sabi nga, white lies. Oh, diba? Meron pa tayong, kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay nagwa-white lies pa din. Ayan, siya, sige. O kaya meron pa ding kailangan isuko na ayaw mong isuko. Pero for this night, I just want you to close your eyes. Tayo po'y magtatapos na. Ayan, so, ayan. Before we end po, magbabanggit po ako dito ng ating mga kasama. Ayan, so, loosen up yourselves ng konti. Ayan, so we have Ate Russell Iglesia. Ayan, we have prayer request in here, Ate Tess Ondot. Ayan, someone I already praying for you po. Ayan, so ang ating pong team ay nananalangin kasama natin ngayon, intercessors team, even Pastor Roel, even Pastor July, even our leaders to pray for you. So, sa inyo po. So, ngayon pong gabi, ayan, Ate Mary Ann Jacobe Tenorio, ayan, is also one of our intercessors na talagang nananalangin with us also. Ayan po. So, ngayong gabi, hindi na natin pakakatagalin pa. Samahan niyo po ako. Let's bow our heads and close our eyes. Tayo po ay manalangin pare-parehas ngayon for this night. Hallelujah, Jesus. Sige, just focus in the presence of God. Just focus to God right now, kapatid. Maaring ikaw may katabi, yan, nasa ikaw ay humanap ka ng lugar na gusto mong katagpuin mo si Lord ngayong gabi. Just close your eyes and bow your heads. Hallelujah, Jesus. Sige, kapatid, God sees your heart. Alam ni Lord yung puso mo ngayon. Alam ni Lord yung laman ng iniisip mo ngayon, kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige, kapatid, just be in the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. We thank you, God. Hallelujah. Sige, just open your mouth if you want to worship, if you want to give reverence to Him, gusto mong banggitin yung pangalan niya, gusto mong magpasalamat sa Kanya, sabi mo, just say, thank you, Lord. Panginoon, nagpapasalamat ako. Panginoon, pinapasalamatan kita ngayong gabi. Sige, kapatid, just focus to the Lord right now. If you want to say something to the Lord, gusto mo siyang kausapin ngayon, sige, kapatid, start to talk to God ngayong gabi. Come on. Start to speak goodness, even yung mga prayer requests mo. Sige, kausapin mo si Lord ngayon. Kausapin mo si Lord ngayon, kapatid. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Lord, remind us, Lord God, you are the greatest sacrifice, Lord God. You are the greatest, Panginoon of all, Panginoon sa buhay namin, Lord God. Always remind us, Panginoon, na kami, Panginoon, ay binayayaan mo, Lord God, ng iyong bugtong na anak, Lord, which is si Jesus, Lord God. And we are asking to fill us, Lord God, with the Holy Spirit right now, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige, kapatid, just be in the presence of the Lord right now, and just close your eyes and bow your heads. Hallelujah. And we will pray for you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, we are speaking, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, we are protected by your blood. In Jesus' name. Panginoon, maging sampu, Panginoon, ng lahat na nakokonekta, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We are speaking, Lord God, in Jesus' name, Lord God, right now, let the Holy Spirit fill us, Lord God. Let the Holy Spirit move within each and every body of us. Lord, nakikita mo kung sino yung mga kasama namin ngayon. Alam mo, Panginoon, yung mga puso, Lord God, ng bawat isa. Alam mo, Lord God, yung mga bawat
usa. Lord God, Lord, you are not deaf. You are not, hindi ka bingi. Panginoon, hindi ka. You are a true God. Ikaw ay totoong Diyos, Panginoon. And Lord, we are asking right now, Lord God, we are declaring right now, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord God, in every season that we have right now. Lord, strengthen, Lord God, our faith, Lord God. Strengthen, Panginoon, our body, Lord God, our physical body. Strengthen, Lord God, yung puso namin, Lord God, yung sincere kind of heart, Lord God, yung totoong puso, Lord God, na handang isuko lahat sa'yo. Lord, kung meron man sa amin, Lord God, meron pang kabigatan, Lord God. Meron pa sa amin, Lord God, na nanalangin, Lord God, na nahipuin yung puso nila right now. In Jesus' name, we speak inner healing, Lord God, to flow. Jesus' name, maging Panginoon, Lord, no barrier, Panginoon, Lord, hindi dahilan na online kami para hindi mo hipuin ang buhay ng bawat isa ngayon, in Jesus' name, we are praying, Lord God, touch the heart of every women and men of God who are tuning in right now, Lord God, nakikita mo, Panginoon, you know, Lord God, you see, you touch the heart of every man and woman of God who are with us, Panginoon. And we, Lord God, kami, Lord God, sa iyo ngayon, Lord, we ask for forgiveness. Lord, humingi kami ng tawad. Sige, kapatid, just humingi ka ng tawad if you want to be healed right now, if you want to release forgiveness to somebody, if you want to ihandog mo yung puso mo ulit kay Lord, come on. Just be in the presence. Come on. Sige, kapatid. Sige, kapatid. Katagpuin mo si Lord. Ask for forgiveness. Ask for forgiveness. Ask for forgiveness. Yes, Lord. In Jesus' name. Lord, humihingi kami ng tawad. In Jesus' name, Lord, sa isip, sa salita, sa gawa. Come on. Ask for forgiveness. If you hurt somebody, if you hurt someone, even if katampuhan mo, even if kaaway mo, come on, release forgiveness to those people. Release. Come on, sige kapatid, release it. Release it. Release it in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on, release. Release forgiveness. Release forgiveness. Release forgiveness. Hallelujah. Yes, we speak healing. Lord God, we speak healing, Lord, cleansing, Lord God, cleanse us, Lord God, in Jesus' name, Lord, cleanse us, Lord God. Lord, balutan mo kami ng banal na dugo mo, Lord God, and cleanse us, in Jesus' name, we speak healing, in Jesus' name, maging Panginoon sa buhay, Lord God, na kung sino man, Lord, yung any kind of merong rayuma, any kind of arthritis, ngayon pa lamang we speak healing in Jesus' name. Any kind lang sakit ng kasukasuan sa pangalan ni Jesus, right now, any kind of sakit ng ulo, katawan, Lord God, ngayon pa lamang, Lord God, ay pinapasabog namin, kinakat namin, Lord, hindi namin tinatanggap, Lord. Any kind of sakit, any kind of physical, Lord God, mga disabilities, Lord God, we are praying right now in Jesus' name. Any kind of mental health, anxiousness, depression, in Jesus' name, we cut it. We crush it by your blood in the name of Jesus. We are healed sa pangalan ni Jesus, Lord God. And right now, sige kapatid, just release it. Release it. Release it. Kung hindi ka pa nakakapagpatawad sa magulang mo, kung hindi ka pa nakakapagpatawad sa mga tao, sa, if you have any special someone in the past, if you have any relationship right now na meron kang kailangan patawarin, come on, speak forgiveness to them. Speak forgiveness to them. Come on. Yes. Yes, Lord God. Yes, we speak healing, Lord God. We speak healing, Lord. We claim. We claim that those people are yours sa pangalan ni Jesus, Lord God. Lord, bigyan mo kami ng lakas, Lord. If meron man sa amin, Panginoon, hirap, Lord God, na banggitin yung pangalan. Hirap, Lord God, na magpatawad. Hirap, Lord God, na harapin yung mga taong kailangan naming harapin. Lord God, right now, in the name of Jesus, I speak inner healing to flow
In Jesus' name. Maging Panginoon yung mga kasama namin from the Philippines. If they're asking for prayers, if they're asking for petitions, if they're asking, Lord God, na makapunta sila dito sa Dubai, Lord, I declare, you will open up, Lord God, yung presence mo sa buhay nila, Lord God, if they are seeking, Lord God, if they are asking, Lord God, if they are knocking to you right now sa pangalan ni Jesus, Lord, those who are asking for yung sa mga financial, Lord God, ngayon pa lamang nagde-declare kami answered prayer, Lord God. We are declaring, Lord, hindi mo kami pagkukulangin, Lord God. We are declaring, Lord God, sabi mo, Lord, in Matthew chapter 6, beginning verse 33, sabi mo, Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, kapatid. Just have faith. Kapatid, just pursue Jesus. Just pursue God. Come on. Sige, just seek the Lord. Seek the Lord. Seek the Lord. Come on. Sige, iyak mo if you want to release forgiveness. Come on, sige, release mo yan. Come on, release it. Release it in Jesus' name. We speak inner healing, Lord God, to those people, Lord God. Kung nanghihina ka physically, nagde-declare ako sa iyo, kapatid, magaling ka na sa pangalan ni Jesus. You are healed physically, mentally, you are healed sa pangalan ni Jesus, Lord God. Kung meron man sa amin, Panginoon, may anxiety, may depression, Lord God, any kind of attacks ng kaaway, Lord God, physically ay hindi namin pinahihintulutan. Dahil, Lord God, we believe, Lord God, that in the power of your blood, Lord God, we are protected. We are vindicated by your blood sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Sige, kapatid, i-declare mo, I am protected by the blood of Jesus. Sige, declare it. I am protected by the blood of Jesus. Yes, Lord God, we claim that sa pangalan ni Jesus. Kung ikaw ay minsan nanghihina sa spiritual mong pangangatawan, ngayon pa lamang we are declaring, Lord God, na every knee shall bow and every tongue will confess that you are our God, you are our King. Kung may nanghihina sa amin, Lord God, physically, spiritually, ngayon pa lamang, Lord, palakasin mo kami. Lord God, we speak, Lord God, strength that comes from you, agility that comes from you, Lord God, even perseverance that comes from you, Panginoon. Kung meron man sa amin, nahihirapan, Panginoon, Lord God, sa larangan na aming, Lord God, physical, spiritual na pangangatawan, ngayon pa lamang our spiritual muscles, Lord God, strengthen our spiritual muscles. Lord, ayusin mo, Lord God, even our devotion, even, Lord God, yung intimate kind of relationship namin sa'yo, Lord God. In Jesus' name, I speak sa'yo, kapatid, I declare, I release sa pangalan ni Jesus ngayon pa lamang. Ikaw ay magiging matibay, maging ang spiritual mong buhay sa pangalan ni Jesus. Lord, give us wisdom, strength, Lord God, to face every circumstances, and even, Lord God, your word. Right now, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, we are praying, Lord God, for your intimate kind of touch, Panginoon, sa buhay ng bawat spiritually, Lord, through your power of your word, through the power of prayer, through the power of thanksgiving and worship, and even fellowship, sa pangalan ni Jesus, Lord God, kung meron man sa amin, nagde-declare, nagde-desire, Panginoon, na relasyon na galing sa'yo, sumunod ka, Panginoon, sumunod ka sa panalangin ko, kapatid, come on. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas na aking buhay. Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay at tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Lord, write my name at the book of life. In Jesus' name. Amen. Yes, Lord God. Sige, kapatid, let me just pray for you. Hallelujah, Lord. Ngayon pa lamang, Panginoon, kasama ka namin, Lord God. Kilala mo, Lord, kung sino man, Panginoon, yung tumanggap ngayon, Lord God, nakasama namin. Ngayon pa lang, nagde-declare kami, Lord, fruitfulness in Jesus' name.
not just our God online, our God not just Lord, but physically, Lord, mangusap ka, Panginoon, sa taong ito, sa pangalan ni Jesus. Nagpe-pray kami, Lord God, maging Panginoon, lahat, Panginoon, ng kasama namin ngayon, Lord, balutan mo kami ng banal na dugo mo, Lord God. Those people who are tuning in right now, worshiping you, praying with us, Panginoon, ngayon pa lamang nagde-declare kami, Lord, yung libo-libo mong anghel dyan sa kalangitan, Lord, samahan mo kami, Lord God. Bring us back again to you, to your purpose, Lord God, to your presence, Panginoon. Maging, Panginoon, our prayer life, Lord God, we are praying, Panginoon, palakasin mo ang buhay, pananalangin ng bawat isa. Lord, strengthen our prayer life. Sige, kapatid, if you are desiring to be on fire in intercession in Jesus' name, ngayon pa lamang, Lord God, we release, Lord God, the power, the spirit that comes from you, that we will, Lord, yung speaking in tongues, and even, Panginoon, yung prayer life namin, Lord God, ay sa'yo, sa pangalan ni Jesus. Lord, remind us, Lord God, to pray every day, not just to pray every day, but Lord, yung deeper kind of prayer, in Jesus' name, sa buhay ng bawat isa, Lord, ay nire-release na namin, Panginoon, ngayon pa lamang, we declare that every people who are tuning in right, Lord God, will have an communication, Lord God, will have, Lord God, an intimate kind of relationship sa'yo, Panginoon. We'll have, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, the moment that we wake up, Panginoon, sa umaga, Lord God, refresh us. In Jesus' name, refresh us, remind us, Lord God, to read your word, Lord God, even before, Panginoon, na kami ay matutulog, remind us again, Panginoon, para, Lord, magbulay-bulay ng salita mo, Lord God, at maging, Panginoon, Lord, kung nakakalimot kami ngayon pa lamang, Lord God, sa paghingi namin ng tawad kanina, hanggang ngayon, Lord, humihingi kami ng tawad, recharge our spiritual life, in Jesus' name, recharge, Lord God, our spiritual muscle, recharge, Lord, bring back again, Panginoon, yung kalakasan namin manalangin, bring back again, Panginoon, yung kalakasan namin, Panginoon, na para magsaliksik ng salita mo, Lord God, bring back again, Panginoon, kung paano mo kami, Panginoon, paano ka nagsakripisyo sa amin, Lord God, kung paano mo binigay yung sarili mong anak, Lord. Let Jesus be alive in our lives, Lord, in Jesus' name. We are declaring right now, let the power of the Holy Spirit be in each and every body of us. In Jesus' name, Lord, we will move, Panginoon, kung ano yung pinapagawa mo, Panginoon, sa amin, Lord. And we receive it in Jesus' name. Sige, kapatid, receive that. We receive in Jesus' name. We claim. We claim na kami malakas. We claim, Lord God, na kami, Lord God, ay mapagtagumpay. We claim, Lord God, that we are more than conquerors, Lord God, through you in Jesus' name. We claim, Lord. And, Panginoon, we bring you back. All the praises, all the honor, and adoration belongs to you, Lord, in Jesus' name. Everybody says, Amen. Sige palang pakalmo kapatid si Lord. Yung the best clap of praise. Come on, yung the best. Yes. Amen. So, for this night po, ayan. We would like to acknowledge everyone and we will pray. Ayan, isasama po natin sa panalalangin si Ate Russell. Ayan, si Ate Tess Ondot. Ayun, si Margaret, ayan, Ate Margaret Ramos Brihino. Ayan, nakakatuwa, nakaka-bless po ang mga buhay ng bawat isa. Ayan, si Ate Antoinette, pray over po, Pastora. Ayan, to say, sa safe flight ko po mamaya. Wow, 3 a.m. going to the Philippines. Ayan, Ate Ann Kalalang. Ayan, sige po. Ate Lenny Lontok. Yan, receive it. Kapatid, yan, yung lahat po na nag-send. Ngayon pa lamang, Lord, we are praying right now for Ate Russell Iglesia, Ate Tess Ondot, Lord God, we are praying for Ate Russell to give another year. We are declaring protection. We are declaring, Panginoon, sa pagdadagdag mo, Panginoon, ng buhay. Panginoon, sa buhay niya. Ngayong taon, Lord God, nagde-declare kami malakas, mabunga, maayos, at mapagpalang buhay, Panginoon, kay Ate Russell Iglesia, in Jesus' name. We are claiming that sa pangalan ni Jesus.
Also, Lord God, we are praying, Panginoon, kay Ate Tess Ondot, Lord God, not just a small business, Lord God, but a great, Lord, a large scale business, Lord God, that will glorify your name sa pangalan ni Jesus, sa buhay niya, sa pangalan ni Jesus. Even we are praying also for Ate Russell, for her mom, Lord God, and even her husband, Panginoon, even for the complete healing and protection, Panginoon, sa pamilya nila, Panginoon, we are praying, Lord God, continual, Panginoon, na lakas. Continual, Lord God, na strength in Jesus' name. Also, we are praying, Panginoon, yung complete, Panginoon, even the for the family of Ate Tess Ondot, sa pangalan ni Jesus, we are praying, Lord God, for the son, for the daughter, Panginoon, for the whole family, Lord God, to be with you. In Jesus' name, we are declaring that sa pangalan ni Jesus. Also, we are praying, Lord God, for Ate Antoinette, Lord. And even, Panginoon, sa aming mga kasama ngayon na may flight for this week, we are also praying, Lord God, safe and sound na makakarating siya, makaka-uwi siya pabalik, and even makakarating siya sa Philippines, safe and sound in Jesus' name. Even, Panginoon, ang pilotong hahawak, Lord God, even, Panginoon, ang sasakyan niya, yung mga makakatabi niya, Lord, they will be blessed, Panginoon, sa buhay niya, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. And we claim, Lord God, that they will know you, Panginoon, sa buhay ni Ate San Pedro, Ate Antoinette, Lord God, San Pedro Siasat, in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. Sige, let's pray also for Ate Ann Kalalang. Yan, we're also praying, Lord God, for the healing, Panginoon, for Ate Meiji. Yan, for the sore throat. Ngayon pa lamang, Lord God, ay kinakat na namin sa pangalan ni Jesus. We are not receiving any kind of sore throat in the name of Jesus. And even, Panginoon, for the complete healing for Messi, for Che, and for Honey, Lord God, in the mighty name of Jesus, in Jesus' name, we are praying, Lord God, for the complete healing. Lord, any kind ng paulit-ulit na sakit ay hindi namin tinatanggap. Any kind, Lord God, na yung mga repeatedly kind, Lord God, na mga sakit at karamdaman or habitual kind of sickness, kinakat namin spiritually right now sa pangalan ni Jesus sa buhay, Lord God, ng kanilang family, in Jesus' name. Also, Lord God, we are praying, Lord, for Ate Lenny, Lord God, for suffering, Lord God, dun sa suffering daw niya ng acid reflux, Lord, we are not claiming that any kind of heartburn or acid reflux or dyspepsia. Ngayon pa lamang, Lord God, that we cut it in the name of Jesus. She is healed in Jesus' name, Lord God, by your stripe, Lord God, she is healed by your blood, she is healed in Jesus' name, in Jesus' name. Also, Lord God, we are praying, Panginoon, for Gerald De La Cruz, for immediate recovery. Ayon, for the angiogram operation, Lord, lahat ng hahawak, lahat ng kumilos at kikilos, Panginoon, doon sa operation ni Kuya Gerald, we are speaking in the name, Lord, he is healed in Jesus' name. Walang iba, Panginoon, na deklarasyon kundi healing, Panginoon, sa buhay niya. Dahil, Lord, ngayon pa lamang, before we ask, you already know, Panginoon, yung sagot, and that is healing, Panginoon, sa buhay. Lord God, ni Kuya Geraldine, a successful operation, even a successful doctor, Panginoon, yung hahawak, maging ang mga mag-a-assist, even the surgical instruments na gagamitin, even the room, the ventilation, and everything, Panginoon, ay dinideklara namin tagumpay ka na, in Jesus' name. Ayan. So, we're also praying, Lord God, ayan, for Biorel Hatman, Lord God. We are asking, Lord, sa amon ni Ate Mary Ann, Lord God, we are declaring favor. We are speaking, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, that He is yours, Lord God. Even, Panginoon, ng kanyang trabaho, we are declaring, Panginoon, na wala nang ibang mawawalan ng trabaho, Lord God. Ngayon pa lamang, Lord God, every people who are tuning in right now, maging Panginoon sa amo, Lord God, ni Ate Mary Ann, we are speaking in the name of Jesus, Lord God. No kind of, any kind of cut,
Lord God, salary cut for law or any kind of workload na kinakat ng kaaway, Lord God, na galing sa'yo, ay Lord, na hindi namin tinatanggap, Lord. We are speaking in the name of Jesus, make move, Panginoon, ikaw ang hawak sa bawat trabaho, sa bawat amo, sa bawat opisina, sa bawat buhay, Lord God, na pagtatrabaho ng buhay na bawat isa, Lord, we are claiming, sealed by the blood of Jesus, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes. Yes. Ayan. So, ayan po. Ayan. And, as we close, ayan, sige kapatid, just close your eyes and bow your heads and we will pray for you as a closing. Lord, ngayon pa lamang, we thank you, Panginoon. I completely, Panginoon, we claim, Lord God, tagumpay ang ginawa mo ngayong gabi at tagumpay ang gagawin mo for this week in Jesus' name. We are declaring, Lord God, more life, more souls, Panginoon, more people, Lord God, to pray. Lord God, nakasama, Panginoon namin ngayon in everyday, Lord God, prayer. Lord God, ngayon pa lamang, we are declaring, Lord God, na balot ang buhay ng bawat isa, maging ang aming pananalangin, ang lahat na napanalangin ay sa iyo, sealed by your blood, in Jesus' name. Amen and amen. Ayun. Ayan. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Nakakatuwa naman ang ano, maging ayoko pa man din pong tumigil, pero actually pong ating pong intercessor or ang ating prayer team ay always on the go. So, ini-encourage namin po ang buhay ng bawat isa, mag-send po kayo ng inyong mga panalangin at not just send. Kapatid, malaki ang nagagawa ng iyong panalangin. So, ngayon pong gabi, I will challenge each one of you. Ito po ay, we believe, ay tayo po ay magkakasama dito po sa J1 Board Dubai. At kami po ay maging hindi lamang po kami, maging po kayo, ay ini-encourage po namin na samahan po kami sa every night prayer, every gawain po natin, ipanalangin din po natin ang mga kapatid po natin na nagsisend dito sa comment box. I believe na hindi lamang po intercessor, di ba? The power, there's a power in prayer. Meron pong power ang Lord. And we believe na pagka magkakasama po tayo mananalangin, di ba? Kakaiba ang pananalangin na magkakasama, di ba? So, keep on praying. Ayan, keep on receiving, kapatid. And we encourage each one of us po na sumama sa pananalangin po in our everyday broadcast. And to pray also to those people who are sending their prayer request online. So, again, I am Pastora Shekainah. Ayan, bumabati po kami na mapagpalang gabi, mabiyayang gabi. And enjoy your, ayan, malamig na daw po. Malapit na magpasko. Kami po ay, ma-excite po kayo kasi magkakaroon po tayo ng announcement for another twist ng ating service. So, just tune in. Kami po ay, si Lord ay may iniluluto na sorpresa sa buhay ng bawat isa po para po sa ating mga program this coming months and days ahead. So, to God be all the glory po. See you again for tomorrow for another broadcast of J1 Board Dubai. I'm again Pastor Shekainah, your host and even your speaker for tonight. Mabati po kami ng mabiyayang gabi. God bless you and have a great day po sa buhay ng bawat isa. Click here! Click here! Click here! Click here! Telpak mo dyan! Click here! Ala eh, click here! Click here to subscribe!